Magandang araw po mga kaibigan at magandang buhay na rin po para sa ating lahat. Ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang episode 64 ng Init sa Magdamag. Kaya kung kayo po ay bago lamang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa ating mga bagong upload. Magsisimula na po tayo sa ating kwento. Matapos nga po ang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Dr. Christopher at Peterson, ay agad namang kinausap ni Brian ang kanyang boss. Ayon nga dito kay Peterson ay bakit daw pilit siyang pinipigil nito eh nanduroon nga si Dr. Christopher, dapat ito raw ang hawakan. Ngunit ayon naman dito kay Brian ay wala nga raw siyang kinikilingan sa dalawa, kaya naman lalong nag-init ang ulo ni Peterson at ayon sa kanya, ako ang nagpapasahod sa'yo. Doon ay naglakas loob na nga pong magsabi itong si Brian na magre-resign na siya sa trabaho at ayon nga sa kanya ililipat na siya kay Rita at magiging loyal na siya doon. Nagulat naman itong si Peterson at hindi niya ito inaasahan. Kaya naman mainit lalo ang kanyang ulo at sumakay ito sa loob ng kanyang sasakyan na para bang sasagasaan niya pa nga itong si Brian. Samantala, maagap naman na umakyat itong si Maggie pabalik sa kwarto kung saan nga nakakonfine itong si Rita. Hinintay lamang niya na makapagpaalam at makaalis ang nanay ni Rita na si Manang Celia at doon nga ay ikinuwento niya kung ano ang gulong nangyari sa ibaba dito sa kanyang kaibigan na si Rita at si Raymond. Samantala, sa bahay naman po ni Hannah ay napakasaya ng dalaga sapagkat plano na nga niya nasagutin itong si Kiko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinausap nga ni Lab ang kanyang anak na si Kiko at ayon nga sa kanya ililipat na raw sila ng tirahan at isasama niya nga raw ang kanyang anak. Kung bakit biglaan naman ang desisyon ng kanyang ama. Dati-rati naman daw ay umaalis ito ng bahay at hindi siya isinasama. Pero bakit daw ngayon? Bigla na lang daw siyang gustong isama nito at sa malayong lugar pa. Kung hindi nga po ako nagkakamali ay bandang Visayas daw sila titira. Ito ay dahil nga natatakot na malaman ang katotohanan nila Dr. Christopher na siya talaga ang pumaslang sa tatay ng pamilya Salcedo. Hindi nga po nagtagal ay nagpunta na itong si Hannah sa bahay nila Kiko at doon nga ay masayang masaya itong bumati. Ngunit nadatnan niya nga itong si Kiko na malungkot at talagang hindi maipinta ang pagmumuka. Doon nga ay nalaman niya na lilipat na raw sila ng bahay. Kaya naman nagalit itong si Hannah at ayon sa kanya ay pinaasa lamang daw siya at akala nga daw niya hindi siya iiwan ni Kiko. Sa kabilang banda naman, sa bahay ng pamilya Alvarez, ay bumabangka na naman itong si Mrs. Olivia at ayon nga sa kanya'y nakapagtataka daw bakit naunahan pa daw ni Dr. Christopher na makarating sa ospital itong si Peterson. Siguro nga daw ay may kakaibang namamagitan sa dalawa, ngunit hindi nga daw siya papayag na maagrabyado ang kanyang anak. Doon ay nag-isip na naman itong si Peterson, hindi kasi nila alam ang katotohanan na si Dr. Christopher ang naghatid kay Rita patungo sa ospital. At dahil nga paraning itong si Peterson ay susubukan niyang tawagan ang kanyang misis na si Rita, ngunit hindi nito sasagutin ang telepono. Sa kabilang banda ay patuloy nga po na nagbabantay itong si Dr. Christopher kay Rita. Ayon nga sa kanya, humihingi daw siya ng tawad sapagkat hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kaya naman nagkaroon nga sila ng bunong braso ng kanyang asawa. Sumagot naman po itong si Rita at ayon nga sa kanya'y huwag na daw mag-alala pa itong si Tupe sapagkat kaya naman daw niya ang kanyang sarili. Kaya nga daw buhay pa siya sa mga oras na iyon sapagkat kinaya daw niyang pagdaanan at kinaya niyang mag-isa ang sitwasyon na naranasan niya kay Peterson. Dagdag pa nga ni Rita ay maraming salamat daw kay Tupe sapagkat sa lahat ng mga tulong na ibinigay daw nito para sa kanya. Ganun pa man ay nagsabi din siya dito na marapat lamang daw na umuwi na ito sa kanyang tahanan sapagkat ayaw nga daw niya na madamay pa itong si Dr. Christopher sa kanilang problema. Doon nga habang siya ay nagsasalita ay hindi niya namalayan na tumutulo na naman ang kanyang luha. Tinititigan lamang siya talaga ni Dr. Christopher. Sa huli nga ay pumayag na rin po itong si Dr. Christopher at nagbilin na lamang ito nga kay Rita. Ayon sa kanya ay ingatan ang kanyang sarili at alagaan ang kanyang anak. Samantala, nang makauwi na nga itong si Dr. Christopher patungo nga sa Barangay Talisay ay nakita niya doon si Paulina sa kanyang clinic. Doon nga ay hawak-hawak pala ni Paulina ang kanyang telepono at ayon nga dito kay Paulina may mga tumatawag nga raw pero hindi daw niya sinasagot at inabot niya nga ang telepono dito kay Christopher. Kinumusta naman niya itong si Rita at kung ano nga raw ba ang balita dito. Nagsabi naman itong si Dr. Christopher at ayon nga sa kanya, mabuti na lamang daw at natagpuan nila agad ni Raymond itong si Rita dahil kung hindi raw nangyari yon, baka may nangyari na daw masama dito kay Rita at sa kanilang baby.
Nagulat naman itong si Paulina sa sinabi ni Tope, kaya naman dali-dali nitong tinabihan si Dr. Christopher at ayon nga sa kanya, ipapaalala lamang daw niya na huwag siyang mangialam sa problema ng mag-asawa. Samantala, habang kasarapan nga pong natutulog at nagpapahinga itong si Rita, sa loob ng ospital ay siya namang nanaginip siya at binangungot sapagkat nagbalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyaring masama at pambubugbog sa kanya ng kanyang asawa na si Peterson. Doon nga ay naalimpungatan siya na talagang nag-hyperventilate o mabilis ang kanyang paghinga at talagang mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan nga po ni Rita na pakalmahin ang kanyang sarili at hinawakan na lamang niya ang kanyang tiyan. Napansin niya nga ang singsing sa kanyang daliri. Ito ang kanyang wedding ring at hinawakan niya talaga ito. Ngunit sa isang banda ay biglang nag-ring ang kanyang telepono at nakita niya ngang tumatawag itong si Peterson. Bigla tuloy ng laki ang butas ng ilong ni Rita at talagang hindi niya napigilang sagutin ito at nanggagalaiti sa galit. Hindi mo talaga ako titigilan, hype ka. Yun ang pambungad tuloy ni Rita. Halatang halata talaga na masama ang loob niya sa kanyang asawa. At pasigaw naman na sagot ni Peterson, hindi talaga kita titigilan. Sa pagkakataong ito ay lasing na naman itong si Peterson at umiinom talaga. Nakarami na. Wika naman ni Rita, subukan mo lang lumapit sa akin. Hype ka? Sagot naman ni Peterson, bakit? Nandyan ba si Tope para ipagtanggol ka? Bakit kayo na? Dagdag pa nga ni Peterson, bakit? Para may pagkakataon kayong magkasama? Lalo namang nanggalaiti tuloy itong si Rita at ang sabi nga niya ay ibang klase ka rin talaga, no? Pagkatapos mo akong saktan, sasabihin mo pa yan? At talagang hindi nga po magpapatalo itong si Peterson dahil ang sagot nga niya kay Rita, kasi dahil tama ako. Nauna pa nga dumating dyan si Tope, siguro dahil pinagpapalanuhan niyo talaga ako. Kaya naman lalong nag-init ang ulo ni Rita at ang sagot niya nga dito ay kung hindi dahil kay Tope, malamang patay na ako at ang anak ko. Doon nga'y dinagdag pa ni Rita ang magic word at sinabi na nga niya, kaya ayoko na. Ayaw na kitang makita. Sagot naman ni Peterson, you cannot do this to me because you are my wife. Hindi, sabi naman ni Rita. At wika pa nga nito'y ayoko na. Hintayin na lamang daw ni Peterson ang papers ng annulment at magpapadala nga raw siya sapagkat kukuha na nga raw siya ng abogado upang matuloy na nga ang paghihiwalay nila ni Peterson. Doon nga ay medyo natauhan itong si Peterson at ayon nga sa kanya ay no, hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Rita. Pero talagang desidido na itong si Rita at galit na galit at ayon nga sa kanya ay paulit-ulit talaga niyang sinasabi, ayoko na, ayaw na daw niyang maging asawa pa ni Peterson. Naku po, dapat niyong mapanood talaga ang eksenang ito mga kaibigan dahil napakaganda ng bawat litanyang kanilang sinasabi. At syempre, hindi pwedeng mawala ang nanay ni Peterson na si Olivia. Kaya kinabukasan naman ay umentra na naman ito at sinabi nga niya sa kanyang anak. Annulment? Nahihibang na ba siya? On what grounds? Impotence? Napakagaling mo talaga Olivia mambuyo ng anak mo kaya hindi talaga nakapagtataka na laging nagbuburyong at napaparaning dahil na rin po siguro sa kagagawan ninyo. At dito na nga po nagtatapos ang episode 64 ng Init sa Magdamag. Kung kayo po ay bago lamang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa ating kwento. At heto na nga po, mega shoutout po kay Titel Malio, Rachel Clavo, Yeng UAE, Letty72 Lina, Mayeth Manibo, Joanne Marie Bozo, at syempre, kina Josephine de la Cruz Duque, Mary Ann Nicasio, at Sally Kagiwa, maraming salamat po sa inyong mga suporta. God bless us all!